Mukhang napahiya si ano ah. Si dating PNP chief Azurin. Si dating PNP chief Azurin napahiya. Alam niyo kung bakit? Because kanina lumabas ang unang review ng what do you call this? SITG. SITG ba to? Naalala niyo nitong January. Bago natin na pag-usapan yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Zendwave. Okay. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Zendwave ng wala pong remittance fees, mga kutsero, no? Diretso po yan sa Pilipinas. Napakaganda po yan. Ang gagawin nyo lamang, i-download ang Zendwave app. Okay? Pag-download nyo po ng Zendwave app, mga kutsero, i-register nyo yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At mga kutsero, no, sa inyo pong unang padala. Huwag niyo po kalimutan, mga kutsero, sa una niyong padala. Kapag ginamit niyo po si Zendwave, gamitin niyo na rin po yung aking promo code na Coach Jared para makakuha po kayo ng $10 free credit. So, ayan po mga kutsero, no? Gamitin niyo na po yung Zendwave for all of your remittance needs. Huwag niyo po kalimutan, wala po yung remittance fees. Pinagsumite ni Ben-Hur Abalos, ni SILG Ben-Hur Abalos, ang ating mga kapulisan ng kanilang courtesy resignation. The purpose, itong ang punto po ng courtesy resignations ay para bigyan daw ng graceful exit ang mga tiwaling pulis. Number one, ma-identify sila at mabigyan ng graceful exit. So, the Philippine National Police has received more than 800 courtesy resignations from its 956 generals and colonels in support of the government's radical approach to weeding out officers with drug trafficking links. In ganap. January pa to. And then, after a while, after a few weeks, after a few days, 11 na lang yung hindi nagsumite. So, nung una, 800, kulang pa ng 956 eh. No, 841 pala yung nagsumite na out of 956. So, medyo may malaki ka pa rin deficit, diba? After a few days, 11 na lang yung hindi pa nagsusumite. And then, so far, doon sa initial review nila, 600 ang pwedeng matanggal dahil sa connection nila sa drug trafficking. Imagine, mga kutsero, PNP natin to. Out of 956, 600 ang pwedeng kasuhan dahil sa kanilang links sa illegal drug trade. More than 600 senior police officers are set to be evaluated in the coming weeks following the resumption of the formal meeting of the five-man advisory group of the PNP said Wednesday. Out of the 956, hindi ba nakakatakot yan? Ito recently, di ba merong issue doon sa expose nga ni SILG Abalos? Ibang issue naman to. Ito naman yung kay Mayo. Di ba yung kay Mayo na mayroong almost 1 billion peso worth of drugs? Ano na? Sorry, not 1 billion. 1 ton, almost 1 ton worth of illegal drugs na nahuli sa possession ng isang miyembro ng PDEG. Si Mayo po ay kabilang sa PDEG. So, lumabas ito ngayong expose na may cover-up daw na naganap kay Mayo. Meron ng 49 na posibleng kasuhan dahil dyan. 49. Ang posibleng involved dyan sa Shabu cover-up na yan. Yan po yun. And then, mga kutsero, saka nagsalita si PNP Chief Azurin. Ang sinabi ni Chief Azurin, "It is very unfair. We are accusing generals. Let us show proof before we even accuse." So essentially, pinagtanggol ni PNP, former PNP Chief Azurin, yung kanyang mga tao. Eto na. Panoorin natin yung balita. Ito, game. Pinasisibak na ng five-man advisory group ang apat na mataas na opisyal ng PNP na pinaghihinala ang sangkot sa illegal drug trade. Hindi pa pinapangalanan ang mga opisyal na sasampahan din ang kasong administratibo. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Castillo. Dalawang police general at dalawang police colonel, sila ang mga inirekomenda ng five-man advisory group na tanggalin na sa serbisyo sa Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot umano sa illegal na droga. Kinumpirma yan ni dating PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. na siya rin nagsisilbing pinuno ng panel, kabilang ang apat na opisyal, sa 36 na senior officials ng PNP na sumasailalim ngayon sa malalimang investigasyon matapos makitaan ng posibleng koneksyon sa illegal drug trade. Ayon pa kay Azurin, inirekomenda na rin ng advisory group na masampahan ang kasong administratibo ang apat na hindi pa pinapangalan ng PNP officials.
na isumite na raw sa National Police Commission o NAPOLCOM ang kanilang rekomendasyon at ipauubayan nila rito ang pagbiberipika sa mga nakalap na ebidensya. Ang NAPOLCOM na rin daw magpapasa kung papangalanan ang mga pulis na mapatutunayang sangkot sa ilegal na droga, kabilang ang apat na high-ranking PNP officials sa 36 na police officers na naunang sinabi ng PNP na isusumite sa NAPOLCOM para sa evaluation. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng 5-man advisory group sa 32 pang police officers. Kiniyak naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na mananagot ang mga pulis na mapatutunayang sangkot sa ilegal na droga, anuman ang kanilang posisyon o ranggo. I'm giving the assurance that all those personnel are involved in this fiasco will be properly charged, appropriately charged, administratively and criminally at pipilitan. Pipilitin natin na sila po ay matatanggal na sa servisyo. Definitely may makakasuhan din sa mas bababang level. Ayon naman kay Interior Secretary Benner Abalos, na siya rin chairman ng NAPOLCOM, isa sa publiko nila ang resulta ng investigasyon ng 5-man advisory group 2 o 3 araw mula ngayon. Tinitiyak na lang daw nilang walang legal na balakid sa paglalabas ng mga detalye nito. So ito ngayon ang tatalakayin. Ilan dito ang tinanggap ang resignation, ilan ang hindi tinanggap ang resignation, at ano ang mangyayari. We will make that statement in 2 days. Okay? Binuo ang 5-man advisory group matapos ang panawagan ni Abalos sa mga general at koronel ng PNP na maghain ng courtesy resignation noong Enero. Ito'y kaugnay sa layuning linisin ng haring ng PNP mula sa umano'y malalim na impluensya ng ilegal na droga sa mataas pamanding mga opisyal ng kapulisan. Nauna na rin naabswelto ang 17 police officials na lumalabas na walang pagkakasangkot sa ilegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Imagine, sa lahat ng nag-submit ng courtesy resignations, 117 lang ang nakitaan ng ebidensya na wala silang connection sa illegal drug. Ay, grabe. Ah, ito yung balita ngayon. 2 police generals and 2 colonels recommended for drug raps or drug cases. 4 ranking police officials have been recommended to be reviewed from the Philippine National Police due to alleged involvement in illegal drug activities. A 5-member advisory panel headed by former PNP Chief Rodolfo Azurin recommended the acceptance of the courtesy resignations of the 3rd-level officials, including 2 1-star generals and 2 colonels. 4 were among the 953 3rd-level officers evaluated by the panel after they submitted their courtesy resignations. Ang 917 pala, ang na-clear, Diyos. Pagkakarani ko kanina, 170, sabi ni News 5. So 970 naman pala. 917 daw cleared. So majority naman, buti naman, di ba? Out of the 953, 917, absuelto. Buti na lang pala. O, di good job PNP, di ba? I retract my former statement. While it endorsed the suspension of President Marcos's disposition on the 32 officers. So out of 917, 32 ang nakitaan nila ng posibleng drug links. The 4 had one thing in common. Oh, ito! They were once assigned at the PNP Drug Enforcement Group. So in short, sila yung may access sa mga nahuli na droga. Kaya pala natatagalan sa pagdi-destroy. Eh, binabalik pala sa merkado. So ibig sabihin, nagkakasaya tayo ng oras. Kasi nakahuli ka ng 1 ton. Tapos lalabas lang din sa kabilang side. Tapos meron pang chismis na, di pala chismis, meron pala lumabas na ano, na testimonya galing sa hearing ni Congressman Barbers na ginagawa parang pang reward sa mga asset, yung shabu na nahuhuli. Bakit ganun? Umiikot lang pala yung drugs. Pinagmumuka na marami tayong nakulimbat, marami tayong nahuli na during the time of PRRD pala, nasa around 58 billion pesos worth of drugs daw ang nahuli. Tapos ito pa, the panel endorsed the filing of administrative charges against the officials before the NAPOLCOM for violation of the PNP's rules and regulations against illegal drugs. The panel is of the opinion that there is sufficient basis to recommend the acceptance of their courtesy resignations, Azurin said in a letter which was coursed through Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Administrative lang. Nakitaan nyo na pala ng connections, ng ebidensya, ng connections. Ba't hindi nyo bukasuhan ng criminal cases?
Kasi, sige, let's say, sabihin natin natanggal sila sa posisyon. Anong mangyayari sa kanila after? Wala sila agad trabaho. Di sila agad makakuha ng work. Dishonorably discharged. Oh, well, ito kasi courtesy resignation. So baka makakuha din sila agad ng work. But nonetheless, anong pinakamadali nilang makakuha ang trabaho? Hindi babalik sila dyan. Most probably. Yun yung pinakamadali, andyan eh. So yung sinasabi ngayon ni Asurin, yung unfair, let us show proof before we even accuse, eh mukhang kinakainan niya ngayon. The panel is of the opinion that there is sufficient basis to recommend the acceptance of their courtesy resignations. May basihan naman pala. Asurin asked Marcos to withhold action on the courtesy resignations pending final resolution of the cases filed against the officials. The ad hoc advisory group urged the NAPOLCOM to immediately act on and dispose of the cases to be filed against the PNP officers and put them on preventive suspension during the pendency of the cases. So, dahil nakitaan nila ng probable cause, instead na pagre-resignin, ipe-preventative suspension sila. Ibig sabihin, may kasong ihahabla. Nakakahiya. Buti na lang yung bagong PNP chief, may experience siya sa internal affairs. So, kayang-kaya niyang anuhin yan. Kayang-kaya niyang paikutin yung mga sistema na yan. So ako, mga kodjero, no, I am pro death penalty for heinous crimes. Which also includes the illegal drug trade. Kaya po ako pro death penalty. Kasi may mga tao na hindi na naayaw na magpa-rehabilitate. Hindi titigil. Kahit ang tao ay may kakayanan na magbagong buhay, eh kung ayaw niyang tumigil at ayaw niyang baguhin ang buhay niya, wala kang magagawa. So sana po, no, ang nag-file niyan si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung napag-uusapan na sa plenary yan, yung death penalty. Pero sana lang, i-aprobahan na yan, death penalty na yan. We need it eh. Sana maibalik. So dapat talaga, something has to be done sa ating penalties, revised penal code. Sana ibalik uli yung death penalty. Sana lang. Anyway, so yun. Alam nyo, itong PNP kailangan talaga ng matinding paglilinis dito sa PNP. Kailangan talaga ng matinding paglilinis dito. Kaya hopefully, magkaroon na ng pangmatagalang solusyon itong problema na to sa tiwaling mga pulis. So, hanggang dyan lang po muna tayo ngayon, mga kutsero. God bless everyone. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel at sa ating Facebook page, Coach Jared din. And pa-follow po si Tatay Talks sa Facebook page po natin. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.